parang araw po ang bati po sa inyo mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon. Ito po muli ang iyong lingkod, Brother Ben Amba, na umaasa na sa gitna po ng ating naranasang pandemya, kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa tulong at biyaya ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kung kayo po ay bago pa lamang sa channel na ito, paki-subscribe at paki-click na rin yung notification bell upang lagi kayong update sa ating mga videos. Mga kapatid, ang talakayan po natin ngayon ay napakahalaga po sapagkat dahil nga po sa kakulangan ng karunungan ng karamihan, ang tao ay napapahamak at malimit po sa ganitong sitwasyon ay ang Diyos po ay nasisisi sa mga bagay na nangyayari. At atin pong tatalakayan ngayon ang tungkol sa kaibahan ng pagsubok at ang tukso. Marami po kasi na ang tingin ay magkapareho lang ito, subalit totally magkahiwalay at magkaiba po ang dalawang bagay na ito. At ito po ang ating ibigyan ng paglilinaw ngayon upang hindi na po masisisi ang Panginoon kung dumating itong mga bagay na ito sa kanilang mga buhay, sapagkat hindi po natin maiwasan na ang bawat isa po ay talagang dumaranas mga pagsubok at tukso sa buhay. Kaya bibigyan po natin ito ng paglilinaw sa episode na ito. The difference between trials and temptation, no? So, pag sinabi kong trials o pagsubok, ito po ay pagsubok tungkol sa ating pananampalataya. Ayon nga po sa aklat ng Santiago 1, ang talata ay 2-3. Ang layunin po nito ay upang tayo ay lumago sa ating pagiging Kristiyano, lumago sa ating pananampalataya at lalo tayong mapalapit sa Diyos. Yun po yung layunin ng pagsubok. Ang pagsubok ay dumarating ito sa iba't ibang forma, no? Typically, mula ito sa labas, papunta sa iyo. Kapangyarihan sa labas na walang control ang tao. Halimbawa, karamdaman. Walang control ng tao ay magkaroon ng karamdaman. Walang control ng tao na siya ay hindi kakakita ng COVID-19 halimbawa. Sunog. Walang control na ang tao ay mapigilan niya na magkaroon ng sunog. Aksidente. So lahat ng mga bagay na yan, pagtataksil, ay lahat po yan at iba-iba pa ay may mga bagay po na nangyari, nagaganap sa buhay ng tao na talaga po namang hindi kontrolado ng tao. So yun po yung ibig sabihin ng pagsubok. Dalawang bagay po ang napakalagang tandaan po natin mga kapatid upang tayo ay lumago at lalong mapalapit tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Yung pangalawa naman ay yung tungkol sa tinatawag na temptation o tukso. Pag sinabing tukso, ang layunin po nito ay upang ang tao, ikaw, ay itulak papalayo sa ating Panginoon. Yun po yung layunin ng tukso. So internal ito, nagmula ito sa kalooban ng ating pagkatao. Tandaan po natin na ang layunin ng tukso ay dadalhin tayo papalayo sa Panginoon o itulak tayo papalayo sa Panginoon. Ang tukso po ay nagmula ito sa kadiliman. Hindi kagaya ng trials, ito po ay may kapahintulutan ng ating Panginoon. At mamaya, bibigyan ko po ito ng comparison ng salaysay nang sa ganoon lalong maging malinaw po sa bawat isa sa inyo. So halimbawa po, pag sinabing internal, ang sabi nga ng Santiago 1, no, ang talata po ay 14. Ito po yung ating mababasa mga kapatid. Natukso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. So yung nasa po ng isang tao, yung pagnanasa na sa kalooban ng tao, yun po yung nagbubuyo sa kanya upang siya ay matukso, pumatol sa tukso at magkasala. So halimbawa, ang tukso ay pagsisinungaling, pagkakahumaling sa laman, maging makamundo ang tao, pagnanakaw, yung pagmimiti ng kapangyarihan na sa masamang paraan, yung tinatawag na power grabbing, no? Nais na gustong yumaman, naging land grabber, naging gambling lord, naging drug lord, no? Naging smuggling lord, o ano paman, naghahangad ng katanyagan, o ano paman, na ang lahat ng ito ay magbubuyo sa kanya sa pagkakasala. Yung desires po ng tao, pag yan po ay hindi makontrol at inaayunan, dito po nagkakaroon ng kapangyarihan yung tukso sa buhay ng isang tao. So malinaw na po, tukso upang ilayo ang tao sa Diyos, pagsubok upang mapalapit ang tao sa Diyos at upang siya ilumago sa kanyang pananampalataya. Ngayon, titingnan po natin yung biblical accounts para makita po ninyo yung magandang comparison o halimbawa ng dalawang pangyayari sa Biblia, isang
pagsubok at isang tukso. Unahin po natin yung tungkol sa pagsubok o trials. So ito po yung nangyari sa buhay ni Job. So mababasa po natin ito sa aklat ng Job, particular po sa chapter 1, no? Na si Job ay isang taong matuwid, no? Isang debutong tao sa ating Panginoon. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Siya ang pinakamayaman sa lupain iyon sa silangan. Mayroon siyang 7,000 tupa, 3,000 kamilyo, no? Mayroon siyang 1,000 baka at may 500 asno. So sa panahon iyon, yung tao na may pinakamaraming hayupan, siya po yung kinoconsidered na pinakamayaman sa lugar na iyon. Si Satanas ay chinalis niya ang Diyos. Kapatid, huwag po kayong mamangha na si Satanas po ay hindi takot sa Diyos. Si Satanas ay humaharap sa Diyos. Sa kasaysayan po ng kwento sa buhay ni Job, sa kanyang pananampalataya, nakikita po natin dito na si Satanas ay humarap sa Panginoon upang humingi ng kapahintulutan na itong si Job ay kanyang subukin. No? Bakit kanyang subukin? Sapagkat nung sa isang pagkakataon, tinanong ng Diyos Ama si Satanas, "Oy Satanas, ang kabagaling." Ang sabi ni Satanas, "Nag-ikot-ikot ako doon sa daigdig po. Ano naman ang nakita mo doon? Nakita mo ba yung anak kong si Job? Yung napakabait at tapat na lingkod ko? Oo naman, nakita ko. Kaya ganun siya katapat at nagpupuri sa iyo sapagkat pinagpala mo ang kanyang buhay. Binigyan siya ng marangyang kabuhayan, magandang kalagayan. Pero pag naalis lahat yan, ay huwag ko lang kung hindi kanya sumpain." So, ang ginawa ng ama, pinahintulutan ito si Satanas na ang bilin, huwag mo lang siyang patayin. No? So ang nangyari ngayon, sa unang attempt sa kapahintulutan ng ama kay Satanas, ay pinatay lahat yung mga hayop ni Job. Yung pangalawa naman, ay namatay yung lahat ng kanyang mga anak na nagkasiyahan doon sa isang bahay ng isang nilang kapatid. Lahat po namatay. At ang natira, yung isang lingkod lang na nakaligtas upang mag-ulat doon kay Job. Makikita po natin mga kapatid na nang dumating itong balitang itong napakasamang balita kay Job, ang ginawa ni Job ay pinunit yung kanyang damit, nag-bow down siya sa lupa upang sambahin ang Diyos. No? Ang sabi nga niya, "Hubad akong lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang kukuha. Muli, purihin ang Diyos." Yan po yung katagang namumutawi kay Job nung matanggap niya yung masamang balita mula sa kanyang 2 lingkod. Hindi sinisi ni Job ang Diyos sa mga pangyayari niyon. Subalit sa bandang huli po sa chapter 42 ng aklat ng Job, makikita po natin doon na binigyan ng reward ng ama si Job dahil sa kanyang pagiging tapat sa kanya. Sa gitna ng mga pagsubok ay nanatili siyang tapat sa Diyos at hindi nagkasala. Kaya binalik ng duble yung kanyang kayamanan. Nagkaroon muli siya ng 7 lalaking anak at 3 babaeng sa lupain niyon, sila yung pinakamaganda. No? At na times 2, nadudubli po yung kanyang kayamanan. Yung kanyang mga tupa ay naging 14,000. Yung kanyang kamilyo ay nagiging 6,000. Yung kanyang mga kabayo ay naging 2,000 at naging 1,000 yung asno. So, lahat ng mga kamag-anak at kaibigan na dumalaw kay Job ay mayroong maraming handog na mga ginto o ano pa mang mga mamahaling hiyas at ibinahagi ito kay Job. So yun po ay isang magandang halimbawa pagsasalarawan kung ano yung pagsubok, no? So si Job nung sinubok, lalo siyang napalapit sa Panginoon at hindi siya nagkasala. Dumako naman tayo sa kabilang side po ng pagsasalarawan natin. At ito po yung pagsasalarawan ng tukso o yung temptation, at ang involved po rito ay walang iba kundi si Haring David. Sinabi nga kanina sa umpisa ng ating panayam na ang tukso ay nagkaroon ng kapangyarihan sa buhay ng ito dahil sa isang pagnanasa. So yung pagnanasa mula sa loob ng isang tao. So itong si Haring David, minsan, bagamat ito ay may asawa, hari ay pamilya, may mga anak, ay nalugmok sa hangarin ng kanyang sarili sa laman. Nung makita niya si Bathsheba na naliligo, nagkaroon ito ng pagnanasa kay Bathsheba. Kaya bilang hari, pinatawag niya ito si Bathsheba at sinipingan. Walang magawa yung babae.
So nagbunga yung kanyang pagsiping kay Bathsheba at natakot itong si Haring David. Kaya ang kanyang ginawa, pinatawag yung kanyang asawa na si Urias na nasa labanan, pinauwi ito upang bigyan ng pagkakataon na sipingan itong si Bathsheba. Subalit, nung pagkakataon yun, hindi tumuloy sa bahay si Urias. Bagkos doon ito natutulog sa trangkahan ng palasyo kasama yung lingkod ng hari. Maraming lingkod ng hari. So nakisalamuha siya doon, doon siya natulog, hindi tumuloy sa kanilang bahay. So nung malaman ito ni Haring David, lalong natakot. Sabi niya siguro sa kanyang sarili, naku, hiyari, sasabit ako nito. Kaya ang ginawa niya, itong si Urias ay pinadala niya muli doon sa digmaan upang ito ay ipapatay. Ay nagdadala sa tao sa kasalanan. At ang kasalanan ito ay nagbubunga pa ng maraming kasalanan at lalong naglalayo ng tao sa Diyos. Kaya nga si Haring David, bagamat siya ay hari, ay tumanggap din ng kaparusahan mula sa ating dakilang amang makapangyarihan. So nakita niyo na po mga kapatid yung malaking pagkaiba. Totally different po yung trials and temptation. So nawa, ang episode po natin ito ay nagigay linaw upang hindi na po natin masisi ang Diyos pag tayo ay dumaranas po nahuhulog sa mga pagtukso at sa halip ay makita natin, magkaroon tayo ng discernment na ang mga bagay na ito ay hindi dapat patulan sapagkat ito ay magbubulid sa atin sa kasalanan. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon at abangan po ninyo ang kasunod nating episode at tapamagatan ko po yan na paano mapagtagumpayan ang mga temptasyon o tukso sa buhay. Mahalaga po yun sapagkat dumating naman at alam natin ng tukso pero kung hindi natin alam paano ito labanan ay maaring ang kalabasan ay tayo pa rin ay talunan. Kaya abangan po ninyo yan at muli, kung kayo po ay baguhan o hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, paki-subscribe na rin at paki-click yung notification bell upang kayo ay laging updated sa ating mga videos. Maraming salamat muli at God bless us all.